Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Rhea, isang babae. Totoong babae po. Pero naaaliw ako sa mga kwento ng pag-ibig ng magkaparehong kasarian. Napansin ko na ang channel mo ay bago lang. Nakikinig po ako sa iyo pero hindi po ako subscriber. Hindi ako nakasubscribe. Sorry po, Tito Makoy. Walang problema yan, Rhea. Isa pa, Tito Makoy, nakita ko rin na hindi lahat na istorya mo ay tungkol sa BL stories. May ilang kwento kasi akong napakinggan na kung taga MTRCB ako, bibigyan ko ng PG rating. Kaya naman naisipan kong ibahagi sa iyo itong aking kwento. Sana po basahin mo kahit na hindi ako nakasubscribe sa channel mo. Walang problema yan, Rhea. Sa akin naman, nakasubscribe ka o hindi, ang pakikinig ay malaking bagay na. Pero mas gugustuhin ko rin na magsubscribe ka. At maraming salamat sa pakikinig mo. Okay, ituloy na natin ang pagbasa ng kwento mo. Mga kaibigan, ituloy po natin ang pagbasa ko sa kwento ni Rhea. Ang kwento ko, Tito Makoy, ay hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa papa ko at kapatid ko pala na anak ng papa ko sa ibang babae. Ang kanyang kwento ay kalintulad ng kwento ni Alice, Alejo at Miguel. Pero hindi naman kasing mali ni Alejo ang papa ko, Tito Makoy. Itago natin ang papa ko sa pangalang Florentino. Tinong ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Ang kagagawa ng papa ko ay pwede nating paghaluin ang gawain ni Alejo at saka ang tatay ni Chino. Ang papa ko ay parang mas kahalintulad siya sa kwento ni Chino, sa papa ni Chino, Tito Makoy. Uumpisahan ko ang aking kwento noong huling bahagi ng dekada 80. Bata pa ang papa ko. Nasa kalakasan niya. Isang makisig at may itsura. Pwede ko ring sabihin galing sa may kayang pamilya. Hindi kilala ang aming angkan, pero masasabi ko na komportable ang aming buhay kaya nagagawa naming bumiyahi sa ibang bansa kung saan man namin gustong puntahan. May asawa at tatlong anak ang papa ko at ako ang bunso at pangatlo niyang anak. Pero panahon talaga ng pagpapakasasa sa pagiging lalaki ng papa ko. Kahit may pamilya na, gusto pang magpakita na magaling at may gilas pagdating sa mga babae. Isang gabi nagkatuwaan sila ng kanyang mga kaibigan. Pumasok sila sa isang pub house sa Quezon City. Medyo high class ang pub house na iyon kaya ang mga entertainers raw o hostess pa noong panahon kung tawagin ay magaganda at mga tipong artistahin. Dito niya nakilala ang isa sa mga entertainers na itatago ko sa pangalang Criselda. Si Criselda ay hospitality girl sa pub house na iyon. Nabighani niya ang papa ko sa kanyang ganda na simple lang. Maging si Criselda ay simpleng-simple lang kung kumilos. Napadalas na napadalas ang punta ng papa ko sa pub house na iyon dahil nga kay Criselda. Hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon. Alam ni Criselda na may pamilya na ang papa ko kasi hindi ito lingid sa kanya. Pero dahil siguro sa matamis na panliligaw ng papa ko, nagkaroon pa rin sila ng relasyon. Nang may relasyon na sila ay hindi naman siya pinigilan ng papa ko sa kanyang trabaho. Ang naging relasyon nila ay magkasintahan talaga pero walang pagbabawal kay Criselda pagdating sa kanyang trabaho. Si Criselda naman nung may relasyon na sila ng papa ko, mismong siya na ang nag-iingat. Hindi na tumatanggap ng mga mandiligaw na customers sa club. Maging ang pag-table sa mga customers ay limitado na rin at
hindi na siya pwedeng hawakan. Maging ako naman kasi, Tito Makoy, sa tingin ko kahit pa naman ganyan ang trabaho nila, pero hindi naman yan basta-basta madadala lang. Hindi mo yan basta-basta makakaladkad kung wala kayong relasyon. Kasi alam natin na marami sa kanila ang halos ayaw ang ganyang trabaho. Kaso nga lang, walang ibang choice, lalong-lalo na ang mga galing sa mahihirap na pamilya. Hindi nakapag-aral, pero kailangang maghanap buhay. Si Criselda ay isa siguro sa mga ganoong babae sa bar. Hindi siya basta-basta tumatanggap ng tip noong may relasyon na sila ng papa ko. Tumatanggap lang siya ng pera na kusang ibinibigay ng papa ko. Palibasa nga, Tito Makoy, may kaya rin kami, kaya kaya ni papang magbigay sa kanya kung ilang halaga ang gusto niyang ibigay. Sa relasyon nila, nag-iingat rin ang papa ko na sumabit. Kasi alam mo na meron na siyang pamilya. Hindi dapat magbunga ang kanilang relasyon ni Criselda. Sa madaling salita, Tito Makoy, naging matamis, masaya at maligaya silang pareho sa kanilang lihim na relasyon. Pero nagbago iyon nang isang araw nagtapat si Criselda na nagdadalang tao pala siya. Nagalit ang papa ko siyempre kasi sasabit siya. Ano ba? Sabi ko na sa iyong hindi tayo pwedeng sumabit. Hindi ka nag-iingat. Galit na paninisi ng papa ko kay Criselda. Anong hindi nag-iingat? Ikaw ang nagagalit kung sinasabi kong hindi pwede. Walang hiya ka. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang mapilit. Wika ni Criselda sa papa ko na galit rin. Sa madaling salita, Tito Makoy, nag-aaway na sila, nagsisisihan kasi malaking problema ito. Teka, sigurado ka bang ako talaga ang ama niyan? Tanong ng papa ko kay Criselda para makasiguro. Hayop ka! Anong akala mo sa akin, nagpapakaladkad? Kahit ganito ako, isang hostess, hindi ako ganoon. Wika ni Criselda na umiiyak na, Tito Makoy. Away ang naganap sa kanilang dalawa hanggang sa umuwi ng bahay ang papa ko. Problemado siya ngayon kasi may sabit. Ayaw niyang magkaanak sila kasi malaking ang iskandalo ito sa pamilya namin. Ang isa pang iniisip ng papa ko ay ang pangalan niya sa aming angkan at sa mga kaibigan niya na kasamahan niya sa negosyo. Kasi lalabas na masyadong desperado ang papa ko. Pumatol na sa isang nagtatrabaho sa bar. Mula noong nag-away sila ni Criselda, hindi na bumalik pa ang papa ko sa pub house na iyon. At hindi na rin siya pumapasok sa mga bahay aliwan dito sa Metro Manila. Nabalitaan niya na lang sa isang kaibigan niya na hindi na nila nakikita doon sa pub house si Criselda. Mga ilang beses daw silang bumalik doon pero hindi na talaga ito nakita. Pare, wala na talaga doon ang siyuta mo. Baka naman ibinahay mo na. Wikang pabiro ng isang kaibigan ng papa ko. Ulhol, bakit ko ibabahay iyon? Hindi mo ba nakikita? Good boy ako. Wika ng papa ko. Oo, good boy. Pero pare, seryoso, sa atin lang to. Naging kayong dalawa ba? Tanong ulit ng kaibigan ng papa ko. Hindi, ang kulit. Pagtatatwa ng papa ko, Tito Makoy. Ang balitang iyon ay ikinatuwa ng papa ko kasi mukhang malayo na siya sa iskandalo. Hindi rin alam ni Criselda ang kanyang impormasyon tulad ng kung saan siya nakatira at kung saan nagtatrabaho. Lumipas ang mahigit isang taon, nagulat ang papa ko nang may dumating na sulat sa kanyang opisina galing kay Criselda. Nagtataka ang papa ko kung paano nalaman ang address ng kanyang tanggapan. Dahan-dahan niya ito at maingat na binuksan ang sobre.
para tingnan at basahin ang sulat. Dito niya nalaman na umuwi na pala si Criselda sa kanilang probinsya at nanganak na siya, isang lalaki. Sa sulat, Tito Makoy, humihingi ito ng tulong para sa bata. Pero hindi sigurado ang papa ko kung sa kanya nga ang bata kasi kahit pa nakikita niya noon na maingat si Criselda nang may relasyon sila, hindi rin niya maiaalis ang pagdududa na baka meron pang nakasalisi. At dahil nga sa hindi siya sigurado, siyempre hindi siya magbibigay sa hinihingi ni Criselda. Kasi ang kalakip pa nito ay malalaman ni Criselda kung saan pwedeng hanapin at pwedeng puntahan ang papa ko. Kaya pagkatapos na mabasa ang sulat, ibinalik ito sa loob ng sobre, dinala ng papa ko sa post office, tapos sinabi niya na return to sender. Mga ilang beses ang papa ko na nakatanggap ng sulat mula sa kay Criselda. Pero gaya ng kanyang ginagawa, maingat ang pagbubukas ng sobre. Binabasa muna niya ng kunting tubig ang bahaging may pulot, tapos binibilad sa araw para kusang maalis sa pagkakadikit. Pareho rin ang sulat na nanghihingi ng tulong, kunting sustento para sa bata. Lagi namang ginagawa ng papa ko ang return to sender pagkatapos niyang basahin ang sulat. Marahil Tito Makoy, naisip ni Criselda na mali talaga ang address na naibigay sa kanya kaya tumigil na ito sa kapapadala ng sulat sa papa ko. Tuwang-tuwa siyempre ang papa ko kasi walang sabit. Malinis ang kanyang pangalan, malinis ang kaso. Hanggang sa lumipas na ang mahabang panahon, wala na siyang narinig pa mula kay Criselda. Tumatanda na ang papa ko at lumalaki na rin kaming mga anak niya. Medyo nagiging frustrated siya Tito Makoy kasi hindi lahat kaming magkakapatid ay masigasig sa pag-aaral. Ang dalawa ko kasing kapatid na lalaki ay tumigil na kahit na hindi pa sila mga tapos sa kolehiyo. Tanging ako na lang na bunso ang naiwang nag-aaral at nasa college. Tito Makoy, meron akong isang naging kamag-aral sa isang subject na hindi ko alam kung bakit magaan ang loob ko sa kanya. Kaya minsan kinakausap ko rin siya. Nakikipag-usap naman pero mukhang nag-aalangan na masyado sa akin. Palibhasa siguro Tito Makoy, sa itsura niya mahirap lang. Ang mga suot niyang damit ay luma at kupas. Samantalang ako naman, sunod ang luho ko pagdating sa mga damit at iba pang mga bagay. Kaya ito ang iniisip ko baka nag-aalangan sa akin. Ang kamag-aral kong iyon ay naikwento ko sa papa ko. Pero nung ikwento ko ito sa kanya, hindi niya gaanong pinansin kasi baka inaakala ng papa ko na crush ko lang ang kamag-aral kong iyon. Kasi nga lalaki. Pero sa totoo Tito Makoy, wala akong romantic feeling o kaya romantic attraction sa kamag-aral kong iyon. Talagang magaan lang ang pakiramdam ko sa kanya. Magaan talaga ang loob ko. Sa wakas Tito Makoy, natuwa ang papa ko. Kasi sa tatlong magkakapatid, ako ang bunso, ngayon ay magtatapos na sa college. Araw ng graduation namin, ang mama ko ang umabay sa akin sa seremonya habang ang papa ko masaya lang na nakatanaw sa mga magtatapos na pumapasok. Pero sa lahat na magtatapos noon, merong isa na magtatapos ang nakapukaw sa atensyon ng lahat na naroon. Kasama na ang papa ko. Mag-isa kasi siyang naglalakad at bukod tanging siya lang ang walang abay. Siguro Tito Makoy kung noon ay uso na ang social media. Nag-viral ito marahil online. Siya ang naging kamag-aral ko na magaan ang loob ko. Napansin ni Papa ang mag-isang naglalakad na iyon.
At ayon sa kanya noong nasa bahay na kami, awang-awa raw siya at para siyang sinakal sa awa nang makita niya ang isang magtatapos na walang umaabay sa kanya.